So yun mga kalab, good morning. So ngayon po ay dahil tapos na po tayo magpapatrabaho sa bahay, so wala nang dapat asikasuhin dito sa bahay dahil syempre tapos na, di ba? So ngayon po ay balik tayo sa fish pond. Ngayon, fish pond serye, pero hindi po sa aming fish pond. So doon po sa fish pond po nila Mama Bibish. Ngayon B, ano ang gagawin natin ngayon B? Pumunta tayo ngayon sa fish pond nila Mama kasi doon natin malalaman kung ano yung gagawin natin mga kalab. Kung meron tayong pwedeng mapagkakitaan. Yes. Yan po yung pupuntahan natin doon sa fish pa nila Mama Makalab. Yes, of course. At syempre, yung kasama namin ay si Giselle. Hi, Makalab. Una ay pupunta muna tayo doon sa bandol dahil doon tayo sasakay Makalab. Ayun po Makalab, dahil wala na tayong pera, so syempre kailangan nating dumiskarte kasi ganun tayo Makalab, no. Ayaw nating magutom kasi my God, pag nagutom tayo, kawawa tayo for today's video. You. So ngayon ay pupunta na po tayo. Let's go! Look at me like I'm crazy. When I shut my feelings down, look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. So yun mga kalab, andito na tayo sa bandol. At tignan nyo po yung bambulay dito mga kalab. Ayan yung bambulay. So ito po yung daanan namin noon mga kalab. Dito sa dating tinitirhan namin. So nirenovate po siya mga kalab at pwede na po maano ang mga motor dito mga kalab dadaan. Kaya sobrang laki na po ang tibay na. Ay, pupunta tayo doon sa bahay nila mama. So malalaman natin kung tapos na ba or hindi, at least na may bahay na sila. Hindi natin at update sa kanila video. Yes, ay papakita ko sa inyo mga kalab na yung bahay talaga nila pinapagawa ay ayan na po yung itsura. So ngayon ay pupuntahan natin. Tara. At kung nakikita nyo makalab na ito pa yung bahay namin noon. Dito kami nakatira noon. At ngayon, ayan po yung bahay nila mama. Ayan po, ito po yung bahay nila. Ayan. Doon tayo pasok, dito po kami. Ito po yung bahay nila. Ayan, pasok yung pasok. Kahit maliit, at least napuno po pagmamahalan nila. So ayan, ito po, pasok kayo. Ito naman yung parto. Ayan, ganito lang galit. Pero okay na yan kasi sa amin ay sa ganitong lak. Sa amin kasi makalab, kung may bahay ka na ganito kalaki, sobrang laki na talaga sa amin yan. Kaya proud to may bahay na maliit. Pero yung pagmamahalan, okay naman. At alam niyo ba makalab, yung tumitira po dito ay sila Mama Bibi at Papa Carlo at syempre si Usting. So di ba yung mga kapatid kasi ni Francis ay syempre meron ng mga asawa, ganun. So syempre dahil si Usting na lang yung hindi nag-aasawa, so siya yung dito makalab, di ba? So ito yung lugar namin makalab na noon na doon kami talaga tumira. Anong rason kung bakit sila lumipat dito? 'Di ba meron silang bahay doon sa mismo dito sa doon sa may tulay. Oo, sa tulay. So kasi ano, ang rason po ay bakit sila lumipat? Mamaya na lang siguro, dapat sinabi mo 'yan, dapat andun sila mama, 'di ba? So ayan, ito po yung bahay nila mga kalab. 'Di ba ito yung bahay niyo noon, B? Parang ganito din, 'di ba? Parang ganito doon sa kabila. Pero nasira na 'yun kasi inaagyan po ng widening. Yes, at na-demolish siya. Yes, correct. So ayan makalab, na dito na po si mama at si papa makalab at yung kuya ko makalab. So ayan makalab. Ayan po. Yung lula nila makalab, interviewin natin makalab bakit lumipat sila doon, bakit lumipat sila dyan sa kanilang bahay. Mga kalab, among balay dito sa dagat, dito sa tulay sa bandol, kilid sa... kilid sa dagat. Di balin, midiri kay dagko, kay baud, nakuha na tambakan sa kanang buhangin. Usa nga, nana po may nagbalay dire, mga kalab. Muna na ako may kasulti. Ikaw. So ngayon mga kalab, bago tayo pumunta sa fish pond nila mama ay ano, meron po tayong mga bubo dito na sa akin to, hindi to hiniram mga kalab ha. Kasi meron po akong bubo noon. Itong bubo mga kalab, noong nandun pa kami sa fish pond talaga, napaka
luma na to, pero yung luma talaga ay hindi pa rin pinagbago yung pagkukunan na namin ng mga paghahanap pira, mga kalab. So ito yung dadalhin natin doon sa Pispan, doon tayo magtataan sa Kalobian. Kasi madami po yung mga similya, at yung mga similya ilalagay natin dito sa ating area, no. Yung dadalhin natin na bubo, mga kalab, ay 20 lang ka pesos yung ating dadalhin doon. Kasi napakadami yung bubo ko dito. Ayan pa, yung pain natin ay mangunguot muna tayo ng pain para makalagay tayo ng pain dito sa ating bubo. So ni mga bata ang tinantuhan raman ta. Ayun eh, nakar. Sinjado mo pa mo first. Nakisa na sa pusing. So ngayon, makalabay, yung bangka na sasakyan namin, makalabay, rerentahan lang namin dito sa Kuya Kumalab. Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. If I let figure out where the road goes. So ayan, makalab, nakarating na kami sa bahay na mama, makalab. Ayan na po yung itsura nila. Ay, itsura pala namin. Ako'y nubunot. Ihaw nun, baya natagnaan ko palagi. Basta manito si Francis Manok, kiday na. So si Ate Jereline po ay nanaan po siya dito, mga kalaw. Nanaan po si Ate Jereline dito. Punog banisil. Banisil, may nakapuno eh. Yun. Ano, Ate? Dara, dubul-dubulan eh. Betuha. Galing kasi dito si Ate Jereline kahapon. So nang lasik siya, mga kalab, at nagtaan. So bugod sa pagmamanicure, mga kalab, yan din po yung trabaho din po ni Ate Jereline. So ayan, may mga similya din binibinta nila, mga kalab, na bibiliin ko, mga kalab. Ilang uwa nga? At lilibahin din namin yung bukatot, mga kalab, kasi yung bukatot, makalab, ay medyo yung pamirta, makalab, ay medyo nasira na. Ayan na po, ipakita ba. Kaya linagyan na lang namin ng bukatot, makalab, para yung mga crabs na nasa loob para hindi makalabas. Ah, badji lang. Biday, boss. Yung laman naman, makalab, ay may tangking na nahuli. Oh. Tignan nyo. Ayan po. May kulay yelo, at ito yung moong. Ayan, mga kalabs. So, kuha ko, mga kalabs. Ayan, oh. Tapos may kapiting, mga kalabs. Ibinta ko ilayuli, mga kalabs. Ayan. Medyo maputik lang talaga dito. Ayan, ano na ako. Medyo maputik talaga dito for today's better you. Yan si Ate Jureline, yun na mama baby. So ngayon naman, mga kalab, ay puntahan natin si La Francis, dahil sila po ay naghahanap po ng pain ng alimango. So ipapakita din namin sa inyo kung paano kukuha po si Francis ng alimango gamit lang po ang mga bubunet. Ito po yung Kuya Mas. Ano kulay niyan? Kulay violet. Yes, violet po yan. Maliit po yan sa personal. Ang tawag nito namin sa Bisaya dito, karas-karas, tangkara, o Kuya Mas. Yan, babalik na natin to. There's a new day that will come again tomorrow.
So ito na pala yung Kuya Mas Makalab, ipapain natin sa ating panggal sa ating Bobo Makalab para makahuli tayo ng mga crabs. So dapat may pain sa loob. Ayan po, ito yung pain. Ayan. Putan. Gamitan sa ganito lang kaliit yung pain. Kahit maliit pero ang laman malaki pagkapag makahuli. So ngayon Makalab, ay itataan na natin to yung ating Bobo Makalab. Ito na po yung ating itataan para makauli tayo ng crabs. So ngayon ay punta na tayo para itataan natin. Let's go! Uy, namlay ko da. Ulikam. Bin! Sik! Sus, mamay tabon rin. So, dito natin na part na ilalagay yung ating bubo, tapos linisan natin para yung bubo makakuha sa lupa. Iganon, no? Ito po yung pala tandaan Makalab na para kapag pumapasok yung crabs para hindi na sila makalabas kasi may mga damo na linagay natin dito. Walang laman. So ayan nga mga kalab, ayan, nakuha na po natin yung mga tinataan po natin ng mga bubunet at sad to say talagang tsamba-tsamba lang talaga, swerte-swerte lang kung makakuha ka talaga ng alimango. Kaya ganun talaga ang buhay mga kalab, hindi palaging siniswerte talaga. Kaya kung ano man ang mga mangyayari sa mga effort mo, talagang yun ay isa sa pinaka-challenging din at talagang trial din yan, di ba? Kaya ganun pa din, huwag susuko. Kaya ngayon mga kalab ay meron pong nakuha sila Francis na iba, so ipapakita po nila yung iba mga kalab na nakuha nila.
ito po yung ibang kuha namin makalap. Ayan po, ito po yung huli namin. Pero hindi gano'ng kadami. At least sa importante makalap na nag-import tayo, ganyan talaga yung panagat talaga makalap. Swerte at hindi ka saswertehin. Yun lang talaga. At least may kuha tayo na ipakita ko sa inyo makalap na nag-import talaga kami para sa inyo po. Yan, na ipakita namin sa inyo kung ano talaga yung buhay namin dito. Paghahanap ng pagkukuna ng pira. Ganito lang ang diskarte namin dito. Madami pagkukuna namin ng tulya. Kumain yung tulya, banisil, lahat dito ay may bibinta. Pero ito yung mas mabilis namin pagkikitaan. Naman. Ayan, ganito po ka taba yung crabs namin dito. Yung sipit na kulay pula talaga, yun po ay mga sinyalis na mataba talaga. Ganito. Ayan, may orange dito sa bahag niya. Ayan. Ito makalabo, binutasan ng ilaga. Ito. Daga. Ito naman yung mga similya makalab ay ililipat namin doon sa area ko makalab para mas may malaki pa silang chance na tumaba, lumaki. Kuta na lang, pangwaig pa ano, ribot na. Hindi. Nakada ko mo ka taon mo na. Ito na taba na to, napakataba talaga at laki pa. Nata, uy, kaano ang kagamay ni? Ito na po yung nakuha ko makalab na sa 20 ka pieces ka bubu makalab. Ito na yung nahuli ko. At least may similya. Ito yung mga similya na huli ko. At ilalagay natin ito doon sa ating fish pan para mas dumami pa yung nailagay natin na similya doon. Anong kaibahan sa buko nila dito eh? Ang sarap ng buko. Ang sarap ng buko. Uy. Kaya mga kalab, ang swerte-swerte talaga namin dito. Kasi diba yung sa iba, binibili yung buko, diba, tapos ang mamahal. Pero dito mga kalab, talaga bagong pitas. Please go. Hey, so natawa ko makalab habang pinapainom ko siya ng buko makalab. Yung ilong niya ay pumapasok talaga sa mismong butas talaga sa buko. If you try to get some sleep,